Don't forget to subscribe our channel, Papi Birds. Nandito naman tayo sa panibagong vlog. Lalo dyan sa mga subscribers ko, mag-ingat kayo dyan palagi. Huwag natin pabayaan yung ating mga sarili. Kasi ang buhay natin, isa lang. Alam nyo mga Papi Birds, alam nyo sa Panginoon kung anong ginagawa natin, kung anong kasalanan natin sa mundo. Kaya ang sabi ng Panginoon, tatawagin lang po ninyo ako, maliligtas kayo. Walang reliyon na makakaligtas mga papers. Pag halimbawa, magsisimba kayo, nagdasal kayo sa Panginoon, useless pa rin paglabas. Kung ano ang bigkas mong salita, kung ano ang ibigkas mo sa pamilya mo, may kasalanan pa rin sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, magservisyo kayo sa akin. Nagpangamatay ako dahil sa inyong mga kasalanan. Kaya hanggat buhay pa tayo mga favors, hindi tayo mga ganun, halimbawa may mga agay tayo na hilingin sa Panginoon pag magservisyo ka sa Kanya. Hahanap-hanap ng spiritual ang ating Panginoon na siya'y nagliligtas sa akin, naghanap ng paraan na tayo'y mabubuhay, na tayo'y maghanap ng trabaho. Basta marangal lang yung trabaho natin mga pag-ibers. Yan, kasi dami mga tukso ngayon, trahedya. Lalo na yan, na walang pag-alinlangan sa mga taong hindi nagsabisyo sa Panginoon. Alam yan sa Panginoon na hindi pa kukunin ang buhay nila. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi ko pa kukunin ang buhay po ninyo yung malaking kasalanan. Pinagbigyan ko kayo ng pagkakataon ng pagbubuhay. Tatawagin lang nyo yung Ama namin, Baginong Maria, Luwalhati, Sumasampalataya. Kaya magservisyo tayo sa ating Panginoon mga Pilipinas. Pero ibang ito, isishare ko sa inyo itong pinakamaganda. Lalo dyan na may mga sakit. Yung may mga sakit mga Pilipinas, ito ang pinakamaganda. Ito ang pinakamaganda, yung may mga sakit. Ito, nakasulat sa librong orasyon. Makilig kayo mga viewers. Ito, isishare ko sa inyo. Ito naman ang isusulat sa papel at ipang kukwintas o dadalhin ng may sakit sa katawan upang hanggat maari ay hindi na magbalik ang mga espiritong namiminsala sa kanya. Itong Latin mga words, ito ang isunod po ninyo, itong nakasulat sa librong orasyon. Okay lang ninyo kung basahin po ninyo ito mga pag-words. Misigip, odilabi, umurubak, mutrigo, anyunil, yudidil, misitis, misigip, odilabi, umurubak, mutrigo, anunil, yudidil, yudidili, misitis, misigip, odilabi, umurubak, mutrigo, anunil, yudidili, misitis. Kailangan siyam na bisis kayo magbigkas nito. Siyam na bisis. Kayo na pong bahala magbigkas nito. Susulat ko po ito sa screen. Itong nakasulat sa librong orasyon mga pabibers. Itong nakasulat sa librong orasyon pabibers, kailangan natin sundin to. Hindi to basta-basta ang nakasulat dito. Hindi basta-basta ang nakasulat dito. Diba, noong dating panahon, ito si yung utos ng Panginoon dito to. Si Lucifer, pinagligtas niya lahat ng mga tao. E ngayon, sakim pala siya. Dito ko pala nabasihan. Dito si Lucifer, binigyan ng kapangyarihan. Akalain mo, binigyan siya ng kapangyarihan. Makapamahala sa lahat nilang kayat. Tinaguri ang ilaw ng kalangitan. Ito. E ngayon si Lucifer, natukso sa isang items o sa isang bagay na anong di kinabubuti sa pag-utos ng ating Panginoon.
Siyempre noon, agimat, may kapangyarihan. Kinuhaan ni ating Panginoon Diyos, yung si Lucifer, yung kapangyarihan. Kaya bumalik dati siya. E ngayon, nagsisi siya. Kaya tayo mga believers, huwag nating baliwalain yung ating nakashare tayo sa ating Panginoon. Kaya ito, isishare ko sa inyo. Siyam na bisis kayo magbigkas nito. Siyam na bisis. Misigep o dilabi o marubak, mutrigo, ano inil, yodidili, misitis. Siyam na bisis kayo magbigkas. Isulat ko to sa screen para alam po ninyo kung ano po ang gagawin ninyo mga believers. Ito nakasulat sa libong orasyon. Ito nakasulat. Hindi ito basta-basta. Huwag ninyo itong baliwalain. Nakashare ako sa inyo para mapaliwanagan ko ito kung ano ang ginagawa ko sa buhay ko para makashare ako sa inyo. Ang pamaraan ko mga believers, pamaraan ko ito. Ang pamaraan ko, gusto ko magagamot pero kulang po ko sa kaalaman kasi hindi natin alam may gagamotin tayo ng tao. Pag hindi natin kaya, mahina ka pa. Sumbalik yung sakit sa tao sa iyo. Totoo yan. Sumbalik yung sakit sa tao sa iyo. Kaya ito nakasulat sa libro ng orasyon. Sisir ko sa inyo. Epektibo to. Sagrada to. Ang nakasulat sa libro ng orasyon. At maraming salamat sa inyo mga viewers. Lalo na dyan sa mga subscribers ko. Mag-ingat tayo palagi. Huwag natin pabayaan yung ating Panginoon Jesus Cristo. Siya ang nagdalan sa ating buhay. Ingatan po natin kung natin baliwalain. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, magserbisyo tayo. Pagtay tayo, walang mayaman, walang mahirap. Pag mayaman ka, wala kang serbisyo sa Panginoon. Pag mamatay ka, madadala ba? Hindi. Habang tayo nabubuhay, pantay lang. Nakashare ka sa mga tao, nakatulong ka sa mga tao, nagserbisyo ka sa Panginoon. Ang ganda yung communication sa Panginoon mga believers. Kaya habang tayo nabubuhay, magserbisyo tayo. Huwag natin pabayaan yung ating sarili. Ilahal natin yung ating spiritual ng ating Panginoon na siya nagdala sa ating buhay. Yun lang mga believers na i-share ko sa inyo at maraming salamat. Huwag natin pabayaan yung ating sarili. Ito masasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo dyan pala. Lalo na dyan sa mga subscribers. Bye-bye.